Hello guys! So this is Renette Jenkins. So gagawa ulit tayo ng pansit! Yahoo! Hello everyone! So today ay magluluto tayo ng pansit. Ayan, so medyo nanghihina na ako kay kasi 17 hours na akong hindi kumakain. So, pero may liquids naman ako kaya. And so ipapakita ko sa inyo how to cook pansit again. Ayan, may video na yata ako ng how to cook pansit pero ito iba to. Okay, at gumawa muna tayo ng paminta to, gay pamintang buo. Ginawa ko siya. So, ginamit ko yung coffee grinder. Yan. Pinuhin natin siya, pinuhin. Ito yung ating pamintang durog. Ayan. Ayan na guys. Ganyan tayo gumawa ng pamintang durog. So, ilalagay ko na siya dito sa aking container. Ayan na guys. Gagawa na tayo ng pansit. So, ang ating ingredient ay syempre chicken. Pero may mince ako dito. Ito ay camel. Camel yan. So, meron tayong garlic, onion, bell pepper, ayan yung ating mushroom, broccoli, carrots, at maglalagay ako ng flavor kasi hindi ako magaling ng flavor. Tapos yung sauce natin ay, ayan, maglalagay ako ng oyster na kaunti, patis, at oil. At yung ating pansit na, wait lang, hindi ko pa pala nakuha. At meron tayong paminta, tsaka asin, wait, asan yung asin ko? Tapos may umiiyak. So, ito na yung ating pansit at yung ating asin. Dalawang asin ang ilalagay ko. Mag-sea salt tayo tsaka yung Himalayan pink salt. Ayan. So ibababad ko muna ito sa water. Ayan. Para lumambot. Pa, ang gagamitin ko pala guys ay dalawang block. Dalawang ganito. So, hindi ko alam kung gaano kahaba ito. Kabigat ito. Ayan. Olive oil yung gamit. Gawin lang natin siyang medyo brown ng konti. Ayan. Hindi ako madalas nagigisa ng garlic ng ano, ng sobra. Pero ngayon, para mga mag-amoy garlic. Then, okay na yan. Lagay na natin ang ating onion. Onion. Isang buong onion. Medium size. Ayan. So, madaming onion. O, ano nangyari? Bakit parang nag-uusok? So, ayan. Medyo nag-transparent na yung kanyang kulay ng onion. So, ilalagay na natin ngayon yung manok. Ito yung manok natin. Naglagay na rin ako ng konting asin dyan sa manok. So, ayan. So, igisa lang natin yan. Tapos, maglalagay pala ako ng mince, guys. For, ano. So, maglalagay ako ng konting paminta. Ng tahanan natin ang
So ngayon maglalagay ako ng kaunting flavor. Kaunti lang muna. So then ilalagay ko na ang ating eto, nagisa ko na to guys. So lalagyan ko siya para maraming sahig. Para masarap ang ating pansit. Yan. So then maglalagay na ako ng tubig. Tubig, kaunting patis. Maglagay tayo ng patis, kaunti lang. Yan. Parang flavor lang. Tapos maglalagay din ako ng kaunting oyster sauce. Konti lang guys. So, madaming flavor yan. Tapos, ang ating paminta, ubusin ko na ito. Meron akong paminta dito guys. So, kasi naggawa ako ng ano. Madaming paminta, masarap. Yan. So, ayan na siya. So, ngayon ilalagay na natin ang mushroom. Mushroom yung yan. Ito yung long mushroom. So, sobrang yummy niyan, guys. So, ang dami ng sahog ng ating, ano na, mushroom. Ito yung mushroom na yan. Ito pala yung guys. At brown sa. Super sarap niyan. Promise. So, igigisa muna natin. So, nangigisa. Tapos yung minced pala guys is ano yan, camel, yun nga sabi ko, camel, diba? So lutuin lang natin siya, ng lutuin. So, dito may tubig akong isang tasa. Maglalagay tayo ng flavor ulit. Para parang kaunti lang. Mga, siguro mga dalawang kutsara. Dalawang kutsara ba yan? So, mamasita pala yung nilagay ko guys. Ha? So, it's up to you kung gusto nyo siyang timplahin ng kayo lang. Pero ako lalagyan ko yan. May flavoring naman ako. So, imbis na maglagay ako ng chicken. So, ayan. So, ngayon, antayin na lang natin kumulo yung water ko. Pag kumulo na yung water ko, lagay na natin yung ano, lagay na natin sa pansit. Pero mukhang pakulo na siya. Kaya hininaan ko na yung apoy ko, yung apoy ko. Kasi baka maubos yung tubig natin kasi ilang kumulo na agad siya. Pala yung tubig natin guys na pinapakulo. Mag-whistle yan mamaya. Yung pansit na binabad ko, actually malambot na siya eh. Pero gusto ko siyang bandian ng tubig. So, itapon na natin yung tubig niya. Ayan, shout out sa aking pink na ano. So, wala akong tripod guys, kaya mahirap. Ayan, so, wait lang. So, ayan, nag-whistle na yung ating ano. Buksan ko lang siya para and off yung pala. Ito pala guys, ayan, inano ko na siya, pinag-separate ko na siya. Actually, malambot na to pero babanihan ko siya ng tubig. Babanihan ko lang siya ng tubig. Isang bandi lang. Ayan. Tapos, hindi ko naman siya patatagalin sa mainit ng tubig kasi, syempre, maluluto naman yan. Diba? Wow. Ako, sana hindi ka mahulog. Ayan, so then, strain natin siya. Tapos yan, ilalagay na natin yan sa pansit natin. Actually, pwede mo naman siyang gawin yun kanina habang pinapaano nyo siya. So ito na, ilalagay na natin siya sa ating dito. Yan. So, parang wala naman talagang silbi yung pagbabanli natin pero para sa akin meron yun. So, ayan. Yeah.
Tapos titimplahin na natin kung ano pang gusto nyong kung ano pa yung kulang, kung kulang sa asin, sa paminta. Ayan, so so yung ano pala, i-absorb niya na pala. So okay lang na medyo parang maalat-alat ng konti yung inyong flavor kanina. Actually hindi ko na nga tinikman yun eh. Pero titikman ko siya ngayon. Tikman natin. So ayun, medyo nalagyan ko siya ng asin, ng Himalaya naman ilalagay ko. Kasi parang matabang siya. So matabang siya, 'di ba? So ilalagyan ko siya ng Himalaya nito. So, bitawan ko muna yung aking camera kasi hinahawakan ko lang siya. Okay, guys. So, sa ganitong ano, pwede na nating ilagay yung ating carrots and broccoli. And so, ganyan. Kasi gusto ko half cook lang naman yung aking ano, yung aking, kaya huli ko pala nilalagay yung aking vegetable ko kasi ayoko mahlata. Ayan. So ngayon kung hindi pa ano, pero actually okay na yan, hindi, ayoko na siyang anuhin. Tsaka yung bell pepper din pwede nyo nang ilagay. Ayan. Kung meron pa kayong pwedeng ilagay na gulay na gusto nyo, lagay nyo na din. So, ayan na yung ating pansit. So, pansit natin. Ayan. So, very yummy pansit. Ayan. So, tapos gagawin ko, maglalaga ako ng itlog. Itatoppings natin siya ng itlog. Yung itlog ng manok namin. Ayan. So, lakasan natin yung apoy. Kasi medyo may sabaw pa siya ng konti. Tingnan nyo guys. So, mayroon pa siyang sabaw. So, yun yung magpapaluto sa ating ano. Tapos syempre titikman ko siya kasi kung kulang ang flavor, flavor pa ulit ako. So, tikman natin yung mismong pansit ang titikman ko. Okay. Okay na yan. Wala na akong jargal. Sarap. So pag na-dissolve na yung, pag wala ng tubig talaga siya, wala na siyang sabaw, tsaka ko na papatayin yung apoy. So hanggang dito na lang guys. So salamat, and don't forget to subscribe, like, and share sa ating mga videos. Thank you guys, and have a good day. Kain tayo. So hello guys, ito palang aking pansit. Nilagdagan ko siya ng frozen kale. Ayan, so frozen kale at dry malunggay. Ayan, so meron tayong dry malunggay dito galing sa labas ng bahay namin. So dahil sobra-sobra, din dry ko siya. So ngayon, nung ayun, so kakain tayo, white garnish na ano na